Mga guys, Montero. Kita nyo mga guys, natanggal yung turbo. Pero yung mga nagtatanong sa akin, Kuya James, naglilinis ka ba ng turbo? Ay, depende mga ano guys. Mga ganito po, hindi na po. Pero yung BGT, Starex, MB350, Innova na modelo, Montero na modelo, linilinis natin yung mga guys. Pero yung mga ganito po, yung first gen, basta vacuum type. Hindi ko na po rin-recommend po na ano niya na linilinis. Kasi alam niyo mga guys kung bakit. Ito pong ano, turbine niya, itong exhaust. Kung pansin niyo po, ito hindi ko linilinis. Wala akong pinanglinis po dito. Tinanggal ko lang po ito para double check natin kung may alog. Kasi eh, kung dito po, hawakan mo nga sir. Ah. Kung dito mga guys, kung gaganyan lang po natin, hindi natin ma-feel kung may alog o wala. Kaya ginawa ko mga guys, ibinaba ko, ginala ko ito, dalawa. May konting-konting clearance lang po. Pero mga guys, ito nga po. Sa mga ano po, mga nagpo-post na ganito, ano lang po kayo, buksa, kung ano, kung nagmalinis po kayo ng turbo, bantayin na lang po, check nyo lang po kung anong ililinis. Kasi sa akin nga po mga guys, hindi ako nagre-recommend ng linis kasi, unang-una po sa lahat, dito naman tayo eh. Wala akong dapat ilinis dito kasi ito po nanggaling sa air cleaner. Malinis po yung ano, yung hinigop na hangin dahil meron siyang filter. Tapos yung in papunta sa intercooler, walang problema po niyan. Tapos yung pinapakita po na carbon po dito, natural lang po niyan mga guys. Kasi ano po yun, exhaust po ito. Ito po yung bugan ng dumi papunta sa muffler. Kaya ito pong nakita nyo po na medyo malinis po nyan. Nanon ko lang po ng diesel po nyan, tapos hinanginan ko lang. Yun, ganun lang po. Tapos, kung ano, ito hindi naman kinanuligaw kasi may pin po yan. Ito, ganito rin dito. Yan. Tapos mga guys, kung mga ganitong, pagka may tumatawag, Kuya, just magkanulinis mo yung ganyan. Minsan kasi, tumasagot tayo, i-BM mo ako sa ano, sa BM ko. Diretso na tayo kasi, ang tinatanggal lang naman dito mga guys, dalawang turnilo lang. Dalawa dito sa return ng hose. Ito. Dalawa rito. Isa dito. Isa dito. Isa dito. Bali, ibig sabihin, lima. Yan. 2, 4, 5. Ang labor natin dito guys, sa ganito po, na turbo na check up. Check up na lang tawag natin kasi hindi naman ililinis eh. Pwede na sa 800. Kasi ganito lang naman po yan eh. Ilagay na natin ha. Yung pin mga guys. Ito po yun. Lagyan natin ha, hindi tayo maliligaw nyan. Kasi po, yung return, ito po yun. Ito na po yung pupunta sa crankcase. Ito po yung pressure. Mamaya malalaman nyo po nyan. Hindi na, ito na ngayon. Ganito lang po mga guys. Yung pin na yan ha. Ito, yan. Doon nakatapat. Ito nyo mga guys, yan. Ito boss. Ito. Yan, lagyan natin. Ako pala maglagay? Bakit kasama kayo? Ganun lang guys oh. Wala na. Napaka simple. Tapos, ganito yung guys oh. Kami natin yung turun natin, hanggang natin. Dalawa dyan sa ilalim, yan. Isa nito, isa sa likod, isa ka sa taas. Yeah, hindi naman masama sa 800 po niyan. Yung mga ganito pong sasakyan, Montero na first gen, na operate po, vacuum lang, pwede na po sa 800 po niyan. Hindi ko na kasi kung talagang gusto natin tumulong sa mga tao, huwag nang sabihin na IBM mo ako, mag-usap tayo ng ganito ganyan. Hindi na po. Kasi may mga gustong magibag-usap, i-re-record din, o kaya kung ano, i-focus din nila, di ganito na lang po, diretsyohan. Kaya sabi ko nga po sa YouTube natin, dalawa lang po ito. Pwede ito yung maasar, pwede ito yung asar, pwede yung magturo. Ay, hindi, dalawa, tatlo. Okay, mamaya, mga guys. Kung magkumpleto na yan, magpa-under na tayo. Guys, nakumpleto na natin. Magpa-under na tayo. Yan, ito yung sinasabi kong, old turbo po ito, yung old school. Ang nagpapagana sa kanya, mga guys, sa pamagitan lang ng pressure lang, hindi katulad yung ano, yung computer, yung mga BGT, computer na po yun.
Ayun guys, dagdagan natin. Sabi ko kasi kanina, kakalasin lang dito. Ano, lima, anim pala ito. Itong clam ng ano, between turbo. Itong exhaust po, saka itong turbo. Okay, ngayon mga guys, dahil nakumpleto natin yan, yung sabi ko kanina, magpandar tayo. Adi, ano bang gagawin natin mga guys? Okay, magpandar lang tayo. Yan. Yung gis guys, to. Ah, gumagamit lang ako ng ano, yung mga gis pinuputol ko. Ito yung ano, pang ano yan, special tools yan, dito na naman tayo eh. Ito guys, yung linya po ng langis po ito, yung gagaling doon sa, ito, cylinder head, i-deliver niya rito. Yung pinakita natin na ito, ito. Yan, return po niyan, papunta sa crankcase. Ito, water supply. Ito po yung galing sa makina, ilalagay niya sa baba para mag... mag-alternate pala yung mag-circulate po yung tubig para lamig, init, lamig, init, lamig, init. Tapos yung ito po yung pressure na oil supply mga guys. Yung washer po, huwag nyo napansin yan kasi pilipit po nyan. Okay, ngayon mga guys, sabi ko po mag-under na po tayo. Check tayo kung may check engine o wala. Sana. O, diba? O, handbrake, airbag. Namatay yung airbag. Ayan lang po, pintuan. Ganyan lang po, Montero. Ang tinakbo nito mga guys. 119,520. Okay. Kung napasin nyo mga guys, yung turbo malinis. Sabi ko nga po, sa mga ano po, sa mga nanonood sa akin, kung sa mga may-ari po ng sasakyan, sigurado po agree yung sinabi ko kung ano, hindi po linilinis. Pero kung yung mga mekaniko po na katulad ko, may mga ano po niyan, may disagree po niyan kasi alam ko mga guys, dito ay kumikita. Pero maging to be honest tayo sa mga customer. Okay, hanggang dito na lang po tayo, magpaalam na tayo sa ating mga gawain. Sana wag na kayo magsawa. Naka 4,000 subscriber na tayo ay kahit papaano naunti-unti natin yung mga gawa, yung mga paliwanag na walang kakwenta-kwenta. Okay, don't forget to subscribe, like and share. Maraming salamat.